Ito ang mga dapat niyong abangan sa Maria de Jesus. Mago, mahal, huwag ka naman matakot sa akin. Gusto kong malaman mo, masaya kong kasama kita. Nararamdaman ko mo. Gusto kong ipadama sa iyo kung gaano katindi pamumahala nararamdaman ko para sa iyo. Pero nangangako ko na hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Kaya tutuparin ko yan. Gusto kong matuto kong ipadama ang nararamdaman mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Tapat ang hangarin ko sa iyo kaya hindi kita pipilitin. Sabihin mo sa akin. Anong nararamdaman mo? Dadalhin sila ng kanilang mga puso patungo sa isa't isa. Sa totoo lang, nanginginig ang buong katawan ko. Parang gustong tumayo ng balahibo ko, Ma'am Miguel. Nararamdaman ko na gusto ko tayong yakapin habang buhay. May banta sa kanilang pag-ibigan. Pag-ibigan sa buhay. Sinaktan ka na. Hindi mo siya dapat mahalin. At kung sasaktan ka lang niya. Mag-ingat sa dalawang mukha ng kalaban. Pero tingnan mo ang nangyari. Natuloy pa rin ang kasal nila ni Juan Miguel. Meron pa akong planong gawin. Ilalayo ko pa rin sa kanya si Mayita. May nakausap na akong abogado at nilalakad na nila mga papeles sa lalong madaling panahon. Kaya pagbalik nila galing sa honeymoon nila, magugulat sila dahil wala na dito si Mayita. Halika dito, buddy. Hanggat wala dito si Lola, pwede kang lumapit sa akin. Gusto mo ba yan, buddy? Kailan kaya papalik si Papa mula sa honeymoon nila? Ibig sabihin, nakahanap na si Juan Miguel na ipapalik sa akin. Siya na nga siguro yung babaeng kasama niya sa kotse. Ay, pero wala akong pakialam. Ay, pagpapatuloy ko ang malaya at masayang buhay ko. Ang lihim ng nakaraan. Wag! 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 Ang magpapadagundong sa kasalukuyan. Papa! Malalaman na ni Marichuy ang buong katotohanan. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Nakita ko na ang mukha ng hype na lalaking yun. Ikaw pala yun, Juan Miguel! Ikaw yun! Ikaw yun! Ikaw yun! Ikaw yun! Ikaw yun, Juan Miguel! Ikaw yun! Ikaw yun! Marami ka bang katotohanan ang tatapos ng kanilang kwento. Patawad! Dito na ba susuko ang mga puso nila? Marichuy! Marichuy, mahal ko! Marichuy! Hindi mo kahawakan! Diyos ko, Marichuy! Lumayo ka sa akin! Hindi akong gamit. Diyos ko. Tuluyan ng mawawasak ang puso ni Marichuy. Bakit mo po hinayaang magtagpo ng landas namin? Bakit mo ko hinayaang mahalin siya? May lugar pa ba sa pagpapatawad? Alam mo namang hindi ko siya mapapatawad. Masasakripisyo ang kasiyang relasyon sa Marichuy. Sa akin? Bakit mo kayo naaawa sa akin? Tapos na ang bakit mo luhok? Ano po bang itsura ng mukha ko? Ano itsura ng mukha ko? Gusto ko malaman, pahiramin niyo ako na sa lamin. Makinig ka muna. Ay, naku, Iha. Huwag ka nang umiyak. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo? Katotohan ang pangbago sa buhay nila. Naghiwalay na kami ni Juan Miguel. Napakawalang hiya pala ng lalaking yun. Mawawala ang tiwala. Patricio. Lukso ng dugo ang mananain sa kanya. Alam ko isa siya tao. Napakalambing niya sa akin. At wala siyang kakayahang manakit ng damdamin ng ibang tao. Mali ang ginagawa mo dahil ikaw ang ina, kaya dapat ikaw unang nagtatanggol sa iyong anak. Siya nasaktan sa nangyari, di ba? Sa totoo lang, napapansin ko kasi na napakatigas ng puso ni Estefania, kaya nahihirapan akong tanggapin na siya ang tunay kong anak.
Ay, nako! Ang kulit mo naman, hindi ka makapaghintay. Teka lang, ito na ako sa likod ng pintuan. Hanggang saan man hindi nakahara sa kapatawaran? Sandali lang! Bakit bigla kang pumasok dyan? Wala ka na bang galam? Abay, hindi ka ba lang bumati sa akin? Nandito po ba si Marjorie? Makatutukan ang mga tumitinding tagpo sa Maria de Jesus.